long as it's with. Oh, good morning, good morning. Andito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel na kung saan ay may sisilipin tayo na farm na napakamura. Ito po ay 35 per square meter lamang na binibenta ng may-ari. So meron po siyang mountain view at katabi po siya ng dam. So napakamura po nito kasi po ang lumalakad na presyo sa mga ganitong location ay nasa 700 to 1M na po per hectare. So kung ito po ay inyong mabibili, ito po ay magkakahalaga lamang ng 350 per hectare. So napakamura po nito. Pupunta po tayo sa mismong area. At actually, dito po tayo sa loob. Hindi ko na po na-videohan yung papasok. Pero papasok po ang 4 wheels. So napakaganda po nito dahil sa murang halaga, papasok ang sasakay nyo rito sa property. Kung investment na po ang hanap nila, eh, ito na po ang tamang lupa na hinahanap nyo. So kasi madalang na po yung ganito kamura. Ito po pala ay located sa Maasin, Talugtug, Nueva, Ecija. So ayan, kasama natin si Kuya na magtuturo sa atin ng mga boundaries. 10 hectares po ito. Hilly, as in rolling yung lugar. Pero ang kagandaan po dito, katabi ng dam. So yan pong dam na yan daw ay hindi nawawala ng tubig. Ayan na po yung dam mismo. So actually sa kanila pa rin po yan, kaya nakahiwalay po ng papel yan. So ang binibenta lang po nila rito is 10 hectares. Extrajudicial po ito, buhay pa yung dalawang magkapatid. Pero yung tatay nilang nasa titulo is sumakabilang buhay na po. Kuya, anong mga tinatanim dito? Kalabasa? Ayun, so magkakaroon din po, pwede rin po maging income generated dito dahil pwedeng taniman ng kalabasa. Kung di naman po tataniman ng kalabasa, kusa po itong nag-ano ng kugon. So yung kugon po, yung po yung ginagamit sa mga bubong ng bahay, atip. So karamihan po nung nakikita ko po nung kahoy sa ngayon ay anong tawag niya, kuya? Kulibangbang, yan. So yan, may akasya. 10 hectares po ito. So sa ngayon, hindi pa siya nade-develop. Pero once na dinevelop niya ito, marami po kayong pwedeng gawin sa lugar. So ayan, may mountain view. Ayan po yung bundok ng Sierra Madre. Sierra Madre po yan. Actually, dito tayo. Bundok na rin ito, kuya, di ba? Ayan, medyo pataas yung lupa. So kaya po, mapapasin nyo, hinihingil kami habang naglalakad. Dala po ng pataas yung lupa. So ito yung 10 hectares. 25 to lahat. Oh yan, 25. 25 hectares po, pero ang binibenta lang muna nila is itong 10 hectares ang unahin daw nila. So ayan po, hindi ko po mapapasyal yung kabuuan. Kumbaga dito lang po tayo sa gitna. Ayun ang dam na malaki. Yan po yung dam na malaki. Yan ang sasa po pagpasyal. Yan, dam po yan eh. Yan po tayo galing kanina. Yan po yung pinaka-frontage niya. Yung part na yan. So napakaganda po nito. Saka ang pinaka ano po talaga nito, ang pinaka features ng lupa is napakamura. Kung tutusin po, wala talagang mahirap na magharap ng ganito kumurang lote sa lumalakad na panahon ngayon. Talagang ano lang po yung magkapatid na iperahin na lang nila kaysa hindi naman nila na may pa-develop yung lupa. Mas gusto lang po nila talaga yung maibenta. Ngayon po pag nabenta to, expandables po ito, meron pang 15 hectares na nakabang. Nagkaroon din po halos ang halaga. So dalawang dam po yan na magkatabi. Sa kanila rin daw, may nasakop din daw po sa lote nila nung dam eh. Pero konting-konti lang yan sa part na yan. Pero itong dam na to, medyo malaki-laki masasakop. So ayan po, papaliparan po natin ng drone para ma-appreciate nyo. So 10 hectares po ito. Siguro naman po alam nyo kung gaano kalaki yung 10 hectares sa 1 hectare. So hindi po namin kaya ikutin within a day to ng 10 minutes video lang. So ang magiging ano na lang po natin dito is papaliparan natin ng drone para mas lalo nyo ma-appreciate yung lugar.
So, dito po medyo makakita ko ng konti. Nakita nyo po yung mga nakabungkol na yan. Tataniman na po ng ano yan. Kalabasa. So, pinabungkol na po nila. So, magkakaroon din po kayo ng ano rito, income. Isipin nyo po kung makaka-jackpot kayo ng kalabasa, baka isang anihan lang po, bawi nyo na yung ano rito. Investment nyo. So, malakas din po kumita sa kalabasa, lalo kung natsambahan nyo yung panahon. Ayan po, ang ganyan po, may mga binungkol silang lupa. Tapos yan po, karamihan ng ano nakikita ko, akasya, saka kulibangbang. Ayun, may nakita akong ipil, may kamatsili. Pero mangga po, may isa lang ang nakikita ko. So, doon po yung gawin yung mangga sa taas. So, kung gusto nyo po makakita ng mas maraming ganitong listing, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Hit nyo po yung notification bell para lagi kayo updated sa aming mga next listing. At yun nga po, abangan nyo na lang po yung drone, papaliparan po namin. Napakaganda po nitong bakasyonan kasi tanong na tanong nyo yung Sierra Madre. Ayan po, hindi lang masyado makita sa video pero yan na po Sierra Madre. Yan po ang dahilan kaya hindi masyado binabagyo ang Nueva Ecija kasi napabarahan kami ng nababasag na ng Sierra Madre yung mga bagyo bago pumasok dito sa amin. So mataas po ang lugar, hindi binabaha. Lalo itong area to dahil may sariling dam. So yun lamang po, papaliparan na po natin ng drone. Dala nga po ng hindi natin kaya ikutin to ng 10 minutes video lang. So magiging sistema natin, panoorin nyo na lang po sa aerial view. Basta lagi ko pong sinasabi, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. Hit nyo po yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong listing. So pag po nakapost pang video ay mag-inquire lamang po kayo kung available pa dahil sa dami po ng mga gusto mag-invest sa lupa na bumababa galing from Manila, hindi po naman ma-assure yung availability. So mabuti lang po tumawag kayo, magpa-flash yung number namin dito sa pinakababa. Ayan po, andyan po yun. Hanapin nyo lang po ako sa Facebook, Jan Paul Macaso. Andyan po yung number ko. So yun lamang po, see you soon, paalam. Thank you.
as long as it's with you.